pagsimbangan na tayo magsimula ng umawit sa ating Panginoon. Let us all stand in the midst of the presence of God in this place, and we will worship God, the living Lord of our lives. Let us all stand and give reverence and honor to God. Worship Him, invite His holy presence in our lives, and in this place He will do miracles again. He will do something great again. So let us worship Him and offer Him our lives, for He is the only author and He is the only reason why we live. Hallelujah. Yes, O God, be all I am. I will give you to you, Lord. Hold the world in the palm of your hand.
the reason I live, Panginoon. Kaya po kami narito, Panginoon, sa mga upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Spirit of God, Tuhan, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, at muli kami sasamba, Panginoon, sa araw na ito. At sa mga aming mga puso, isipan sa mga sana, kasabay, Panginoon, ngayong pag-ibig sa Panginoon, ngayong banal mong dugo na po sa puso, Panginoon. Inisip po kami mula ulo ng Panginoon. Ihanda mo kami mga puso, isipan sa mensahe, na mensahe mo, Panginoon, sa lingkod mo, na patuloy mo, bigay sa Kanya ang powerful messages, Panginoon, sa Kanyang mga sa Kanyang buhay, Panginoon. Prophetic messages, Panginoon, na dumadali na patuloy sa Kanya, Panginoon. Bless them, Panginoon. Maging ang mga kapatid namin, Panginoon, na wala sa lapas sa lugar natin, Panginoon, dalawin po namin. Naingatan niyo po sila. Dahil po sila ligtas, Panginoon, sa lugar natin. Kaya lang po, patuloy pagpalayan mga tatayo, Panginoon. Bless mo po sila, Panginoon. Guide them, Panginoon, Holy Spirit. At hindi nyo sumay to me. Amen. Hallelujah! Sige pa, palapalapalapal! Pababa. I will praise you with heart for your faithfulness, my God. I will sing praise to you with the lyre, Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have delivered. Amen? Yes. Hallelujah! Sabi doon, my lips will shout for joy. Amen? Yes. So we will shout for joy. We will not whisper our praises to Him, but we will shout to Him. Isisigaw natin ang kapurihan at karangalan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen? Yes. Because our God is so, so great. Praise the Lord our God.
you to lift your name on high. And you put in our hearts the desire to give you praise and worship. And this is the only reason why we live, O Lord. Why you created us. The only reason is to worship you. The only reason is to give you all the glory, all the praise, and all the honor. That's why, O God, we ask you once again to pour out your Spirit upon us and give us more deeper desire that we may worship you whatever may it be. Whatever the circumstances may be, and whatever may it cost. Let our lives be full of worship. Worshiping God, lifting your name, and giving you all the glory. Loving you, and serving you, Lord. To honor you.
the heart that we are offering you, the heart that we are giving you. You search us, Lord. You search our hearts, O God. You know the deepest part of our hearts. And the deepest part, O Lord, is your throne. Your throne, O Lord. And we will be coming back to the heart of worship, O Lord. We will worship you, the highest worship. Thank you.
extraordinary giving, an extraordinary praise in my name, an extraordinary offering your lives. Extraordinary. Napakasarap po, di ba? Yes.
Amen. Dahil sa ating pagpupuri at pagsamba ay nawawasak natin ang gawa ng Diablo sa ating mga buhay. Amen. Kaya let us always expect and magnasa tayo na lagi nating napapapurihan at napaparangalan ang dakilang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. At I would like to welcome those who are listening and watching right now, and even those who are here now, we're face to face gathering here, even though we are limited because of government protocols, because of social distancing, we're just limited to mga ilang percent ng ating population sa ating church. So you are welcome po. Sabihin nga natin sa katabi natin, welcome ka. Kahit hindi tayo magkamayan, kahit hindi tayo magyakapan na dati nating ginagawa, di ba? Napakahirap na yung dati nating ginagawang nagkakamayan, nagyayakapan babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ngayon hindi na natin nagagawa, hanggang kaway-kaway na lang tayo. Amen? Ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay ay hindi nalilimitahan. Amen? Kaya, tayo nga muna tayo ulit at i-welcome natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-awit at pagkaway sa ating mga kasamang narito at nandun pa sa labas. So, I love this family of God. Yan, kung paanong mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang bawat isa na narito sa ating tabi. Amen. Kabayan natin yung mga kasama natin. I love this family. Sabihin mo sa kanya. Yung nasa labas. Yan. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Minsan pa, I love this family of God. Ang ganda nung nasa dulo, no? I want to be a part. I'd love to be a part of this family. So closely knitted into one, they've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Yan, ilagay natin sa heart natin, no? They've taken me into their hearts. Amen. Inari nila ako sa kanilang mga puso. Pinasok sa kanyang puso. Amen? Ibig sabihin, talagang mahal na mahal. Kung paano minahal tayo ng Diyos, ay nagmamahalan din tayo. Amen? Palakpakan natin ang Lord sa ating mga buhay. Sige po, makakaupo po tayong lahat. At sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong tumawag ng mga tao o mga taong pinagpala ng Panginoon. Yung blessed ng Lord na gusto niyang ikwento yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Sino po ang mangunguna sa pagpapasalamat sa Panginoon sa magandang bagay na ginawa ng Lord sa kanya? Kahit nung nangyari la Sunday, o itong mga nagdaang araw sa buhay mo, ipagpasalamat natin sa Lord. Amen. Ate Liza? Meron ka. Okay lang, naka-face shield. Kahit tanggalin yung face mask. Kasi di ka makakapagsalta maayos pag naka-face mask. Tanggalin mo na yung face mask. Kasi kahit di naman. Magandang araw po sa Panginoon at sa mga kapatid ko. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil po nung Sunday, talaga po
Lunod na lunod ka na sa kapangyarihan ng Panginoon, sa awitan pa lang. Napakasarap po yung, ganitong may tugtugan po talaga. Sa umaga pa lang po, yan na po yung, yan po yung, ano nga tawag nito? Yung kung naririnig mo at na, naiintak mo yung katawan mo. Sa kabila ng lockdown, di ba? Parang may, nandun lang po kami sa bahay namin. Tanggalin diba? Na lang daw. Sa bahay namin. Pero po yung awitan na, nung Sunday, napakalakas po talaga yung presensya ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako dahil binigyan po tayo ng mga kapatid na katulad nila na mga instrumento ng ganito. Napapanood ko lang sa mga iba't ibang churches po talaga na ganyang mga tugtugan. Nakakahawa pala talaga pag malakas po yung mga instrumentong nasa ating harapan po para purihin at sambahin ang pangalan. Pinapasalamatan ko lang yung Panginoon sa kabila po ng ganito pong nangyayaring lockdown po. Hindi po tayo tumigil sa pagpunta sa gawain ganito. Dahil po, marami pumipigil po sa amin. Doon din sa amin parang hindi ka pwedeng lumabas na wala kang face shield, walang face mask, may quarantine pass pa. Pero purihin po ang Panginoon dahil sabi nga po ng lingkod ng Diyos, ang pigilan po natin, yung gawa ng Diablo, hindi yung gawain ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po, pamilya natin, hindi po nawalan ng makakain sa araw-araw. Hindi tayo nawalan ng, ano ba ang tawag nito? Kahinaan, binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang tayo magtagumpay sa araw-araw. Di ba po? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa katagumpayan niya sa aming mga buhay. Thank you po. Praise God! Sige pa, palakpakan natin ng Panginoon sa buhay po ni Ate Pastora Lisa. Yan. Sorry kung nagkakamali po ako, no? Kasi magkapit-bahay lang kasi kami niyan eh. Kaya sanay-nasanay ako sa ate. Pero siya po ang pastora ng kasunduan. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Tama po yung sinabi niya. Dapat hindi natin sinasayang yung pagkakataon na tayo ay makapagsamba ng mas maganda at mas mainam sa ating Panginoon. Dahil the Lord requires it. Amen? Yung magandang pagsamba, tama at maayos na pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya, sino pa po ang gustong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon? Amen? Wala na po ba? Sa labas po, baka meron pong gustong magpasalamat sa Panginoon. Praise God. Ako gusto kong magpasalamat sa Panginoon kasi alam niyo po kung bakit. Kasi napakatagal na panahon na galing ako sa praise and worship team, pero napakatagal na panahon na ako ay hindi na nagpapaawit kasi ako ay nasa gimba. Nung mga panahon na hindi pa tayo nagla-lockdown, hindi nyo ako nakikita pag Sunday. Kasi nandun ako sa gimba, Nueva Ecija. So, doon, ang kasama ko madalas, si Pastora Elmi. So, si Pastora Elmi ang na umaawit doon. Kaya, hindi na ako yung panahon noon katulad na nagpapaawit talaga ng dire-diretso. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ibinalik niya ako sa pag-awit sa Lord. At alam niyo po, naalala ko noon, binigyan ako ng prophecy ng lingkod ng Diyos. Way back 1996, nung narinig ko ang prophecy that you will sing and dance before the Lord. Alam niyo po, ang napakalaking question sa akin, yung prophecy na yon. At lagi kong tinatanong ang Lord, bakit ganun ang prophecy? Kasi alam ko naman na hindi ako sumasayaw at hindi rin ako kumakanta. Amen? Bakit ito yung binigay sa akin? Sabi ko, Lord, baka nagkamali ka lang. Kasi sumasayaw lang ako pag nasabi sa school na kailangan namin sumayaw. Lalo na nung nag-aaral yung mga anak ko, may participation ng mga magulang. Pero dun lang yon.
So, kailangan kong itago yung sarili ko, sabi ko nga. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, parang mali na sinabi mo yung you will sing and dance before the Lord. Yun yung pinakaunang prophecy sa akin na binitawan ng lingkod ng Diyos. Pero alam nyo po, nung nangyari na ang maraming bagay, na-fulfill po yun, year 2003 na, nung nangyari ang mga bagay na yon. So napakatagal na nakikipaglaban ako sa Panginoon na hindi. Kasi mali yun. Yun ang nasa aking isip. Pero ginawa pa rin ng Lord na ito pa rin yung kanyang sinabi noong 2003. At hindi pa rin ako naniniwala sa sarili ko na ito nga yung tinawag sa akin ng Panginoon. Kasi alam kong maraming magagaling umawit at magaling tumugtog at sumayaw. At hindi ako yon, alam ko yun sa sarili ko. At dumating ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nang mag-music lesson para lang masabi kong I have the guts. Meron akong panghahawakan. Pero hindi inalaw ng Lord. Amen? Ano ang sinabi sa akin ng Panginoon? Ituloy mo yan, sabi niya sa akin. Kasi hindi ko tinitignan kung ano ang ganda at pangit sa iyo. Ang tinitignan ko ay kung paano mo ako sambahin. Amen? So doon, nung binalikan ko ang mga bagay na yon at naalala ko ang sinabi ng Lord sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, tsaka ko lang tinanggap sa sarili ko na kailangan kong awitan ng Panginoon no matter what and whatever may it takes. At ano man ang kabayaran nun, ay kailangan kong papurihan ang Panginoon sa aking buhay. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon kasi muli niya akong nilagay sa pag-awit na hindi basta-basta at hindi ordinaryong pag-awit. Ang nais ng Panginoon, dalhin tayo sa pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. At yon ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. At sa oras pong ito, alam ko po na ang inyong mga panahon ay inilaan nyo na sa pakikinig at sa pakikipagniig sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya lahat po ng narito and even those who are watching and listening right now, I am requesting you to stand. Nais ko pong kayo ay tumayo, tayong lahat po ay tumayo. Sa banal na presensya ng ating Panginoon. At kung paanong naranasan natin kanina ang presensya ng Diyos, hayaan nating pataas na presensya ng Panginoon ang ating maranasan pa sa oras at araw na ito. Let us all expect that something great is going to happen this day. Greater than the last Sunday that we have experienced last Sunday. Greater than that. Sapagkat ang Diyos ay gagawa pa ng mas mabuti, mas maganda at mas makapangyarihan pa. Kaya sa oras pong ito, tayong lahat ay magtaas ng kamay, yumuko at pumikit. At muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating highest calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. Sige po, tayong lahat ay umuko at pumikit. Hallelujah.
Patuloy tayong lahat na yumuko at pumigit. Hallelujah. Sound check. Hallelujah. Sound, sound. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. I know a grace. Yumuko tayong lahat at pumikit, lalo na yung mga naarito. Itago natin yung ating mga cellphone. Bigyan ng pag-alang ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Come on, hide and keep our cellphone or anything that distract us, those who are here. And let us give reverence to our Holy God. Yes, Lord, I know a grace whose power is all sufficient. Hallelujah. And that the blood of Christ can wash. Everybody, eyes closed, hands lifted up, open our voice, open our mouth wide, and raise our voices to Jesus. Open our mouth wide. Mouth wide and raise our voices to Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Shandai, shandai, shandai. Urarabakiri ribianda lalabahiri ribiando lalabakanda lalabashiri ribianda. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Uramamashikianda. Can wash away each day. For the very last time, I know a love. I know a love that loves beyond all limits. I know a God. I know whose arm is strong to save. Is all sufficient, and that the blood of Christ, and that the blood of Christ can wash away each day. Sa huling pagkakataon, sa pinakahuling pagkakataon, I know a love that loves beyond all limits. I know a God whose arm is strong to save. I know a grace whose power is so sufficient. And that the blood of Christ can wash away its stain. I know a love. Patuloy po natin itaas ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, manatili na tayo sa ating kinalalagyan. Itago na natin lahat ng dapat itago. Huwag na tayong padistract pa. Bigyan natin ng malalim na paggalang ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Hide everything. Allow not anybody, anyone, anything to distract us. Give reverence to the Holy Spirit. Focus our everything to the Lord. Alam mo, pagdating ng langit, wala na tayong gagawin doon kung hindi patuloy na makasama ang Diyos at paglingkuran siya. Kaya dapat, habang nasa mundong ibabaw na ito, sanayin mo na ang sarili mong paglingkuran at makasama ang Diyos. Kasi pag hindi ka nasanay rito sa mundong ibabaw na kinakasama at pinaglilingkuran ang Diyos, hindi ka pwede sa langit. Kasi ang ating gagawin nilang sa langit ay sambahin at paglingkuran ng ating Panginoon, makasama ang ating Panginoon. If you want to go to heaven, be happy to be with Him always, to serve Him. Because if we will not serve the Lord, if we are not happy to be with the Lord, heaven is not a place for us. Kaya po, Panginoong Diyos, sa oras na ito, kunin niyo po ang mataas naming pag-alang
Kunin niyo po ang mataas naming pagsamba. Kunin niyo po ang mataas naming pagdakila. Take all the glory, all the honor, all the thanksgiving, all the highest praise and worship for your name alone, Jesus. At ang bawat sa'y pumalakpak ng malakas sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Hallelujah! Ang sabi ko po ay hallelujah! At isang mataas at talumpang para sa Panginoon. Sige, tayong lahat ay makakaupo na. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory to God. At patuloy na tayo ay mag-social distancing, ha? Baka makalimot kayo. At kayo ay patuloy na magsuot ng face mask at face shield, ha? Yung mga masunurin ay pinapagpala ng Panginoon yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, ang mga masunurin ay pinapagpala ng Diyos. Yan. At sabihin mo sa katabi mo, tinatawag ka ng Panginoong Jesus. Ang hina naman, tinatawag ka ng Panginoong Jesus para paglingkuran siya. Yan. Glory to God. Jesus is calling you to serve Him. Glory to God. Praise the Lord. Again, Jesus is calling me to serve Him. Yun. Ang Panginoong Jesus ay tinatawag ako para paglingkuran siya. The Lord Jesus is calling me, the Lord Jesus is calling all peoples on earth to serve Him. Matthew 21 and 2. Matthew 21 and 2. Yan. Makikita natin sa Matthew 21 and 2. Anong sabi rito? Matthew 21 and 2. Basahin natin. For the kingdom of heaven, the kingdom of God, the kingdom of Jesus, is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Again, Matthew 21 and 2, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Yan. Magang-maga pa raw, no, ay lumabas na ang landowner, ang may-ari ng bukirin, no? At ganito raw na itutulad ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, kaharian ni Hesukristo. At sa kanyang pagtawag sa mga manggagawa, ay sila'y nagkaisa. Pakisabi, nagkaisa. Hindi pilitan, ha? Hindi persahan. Nagkaisa. Yan. Glory to God. Praise the Lord. Nagkaisa, hindi pilitan. Nagkaisa. At sila'y nagkaisa. Pakisabi, nagkaisa. They had agreed, no, for a denarius a day. So he sent them into his vineyard. So nagkaisa sila, isang denarius sa isang araw. Nauunawaan po ba natin? So makikita natin dito na ang Panginoon ay nagtatawag ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Amin po ba? God is calling, no? God wants every Christian, all peoples on earth to serve Him. Matthew 20 verse 3 up to 7. Matthew 20 verse 3 up to 7. And He went about the third hour. And He went about the third hour. That is 9 a.m. Alas 9 ng umaga. And saw others standing idle in the marketplace. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. Pakisabi, whatever is right. Walang tao, pakisabi, whatever is right. Alam niyo kung bakit ko to dinidiin sa inyo? Kasi meron akong gustong idiin talaga sa inyo sa oras na ito. Kaya ko dinidiin to sa inyo. Hindi ko to pinapaulit sa inyo para ipaulit lang, no? Ano, I just want to emphasize this word. I just want this word to prick into your heart. So that's why I am requesting you to repeat this word after me.
Whatever's right, I will give you. Kung ano yung nararapat, ibibigay ko sa iyo. So they went. Again, he went out about the sixth hour, that is 12 noon, and the ninth hour, that is 3 p.m., and did likewise. Nung alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, muli siyang lumabas at nagtawag naman ng mga manggagawa. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle and said to them, "Have you been standing here idle all day?" They said to him, "Because no one hired us." Kayo ba ay walang ginagawa? Eh kasi po wala naman kasing umuupa sa amin eh. He said to them, "You also go into the vineyard and whatever is right you will receive." Yan, kayo rin ay magtrabaho sa aking ubasan at tatanggap kayo ng nararapat. Pakisabi, tatanggap kayo ng nararapat. Ano ang pamagat? Jesus is calling me to serve. Jesus is calling you to serve. Jesus is calling all people to serve Him. Nakikinig pa ho ba tayo? Jesus is calling you to serve Him. Yan. At nakita natin, no, ayaw ng Diyos na ang mga tao ay walang ginagawa para sa Kanya at sa Kanyang ubasan. God wants us to serve Him and to serve Him in His vineyard. At ang sabi rito, "And whatever is right, you will receive." Pakisabi, whatever is right. Kung ano ang nararapat ay tatanggapin ninyo. So, listen very carefully. Dapat nagsusulat kayo, ha? Kaya naghahanap kayo ng ituturo. Ito na ituturo ninyo. No? Kahit saan kayo makarating, buong Pilipinas at buong mundo, ito na ituturo ninyo. Una nyo, isa kabuhay ito, ha? Tularan nyo sa Ezra. First, Ezra. Practice, no? Put into practice the word of the Lord, the commands of the Lord, and then he preached it to others. So that yun ang gagawin mo. Practice first, then put into practice first, then preach it to others. So lista ng lista. Lalo na yung may mga diin dyan, no? Ito ang sinasabi rito. Jesus is calling us to serve Him. Because, sabi rito, "And whatever is right, you will receive." Ibig sabihin, nakikinig ba kayo? May regalo ang Diyos. Pakisabi, may regalo ang Diyos. May regalo. May buhay na wala hanggan. Gusto nyo ba ng buhay na wala hanggan? Do you want eternal life? Do you want healing? Do you want miracle? Do you want blessing and promotion, success and victory? Then serve Him. That's it. If you want to go to heaven, if you want to receive healings and miracles from the Lord, if you want success, blessing, and promotion, then serve Him. Sabi rito, "And whatever is right, you will receive." Kaya, andali lang pumasok ng langit eh. Paglingkuran mo ang Panginoon. Andali lang gumaling. Paglingkuran mo ang Diyos. Andali lang mapagpala, mapromote. Paglingkuran mo ang Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi sa Isaiah 3:10, it says, "Tell the righteous it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds." Tell the righteous it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Jesus is calling you, me, you and me, and all the peoples of the earth to serve Him. Because if we will serve Him, we will go to heaven. We will receive healings and miracles from the Lord. We will be blessed abundantly. We will succeed. No, we will have victory and promotions. And whatever we need, God will supply it. Because the Bible declares, "And whatever is right, you will receive." Isaiah 3:10, pakisabi mo sa mga taong matuwid. Pakisabi mo sa mga masusunurin na kakainin nila, tatanggapin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal. Amen. Pakisabi mo sa lahat ng mga naglilingkod sa akin, na gumaganawa ng matuwid sa aking harapan, nang gumagawa ng kalooban ko, may regalo sila sa akin, may pabuya sila sa akin. Isaiah 3:10. Kaya akala ng marami, pag nakikinig ka, nanonood ka, walang kabuluhan. Akala ng marami, pag umaaten ka, walang kabuluhan. Nag-aayuno ka, nag-umaawit ka, tumutugtog ka, umaaten ka ng prayer meeting, umaaten ka ng overnight,
o ikaw ay gumagawa, naglilingkod sa abasan ni Kristo, ang akala ng marami, wala lang yun. Isaiah 3:10, it says, if you are serving the Lord with all of your heart cheerfully, no, then the Lord will bless us. We will receive our reward. Amen? Naunawaan po ba natin? Kayo'y nakikinig, kayo'y nanonood, kayo'y dumalo. O ano man ang pinaglilingkod nyo sa Diyos, may regalo ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang kalabitin, may regalo ka sa Diyos. Sigurado yun. Isaiah 3:10. O diba? Ang saya-saya. Pamalakpak nga yung may regalo sa Panginoon. Minsan yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga false sisters and false brothers, galit sa'yo, binabas ka pa, chinichismis ka pa, sinisiraan ka pa, inuutangan ka pa, di ka binabayaran. You know, sometimes our false friends, false brothers and sisters, no? False people are bashing us, hating us, lending to us and not paying. But the Lord is giving us reward. Ayun yun eh. Kaya ang sarap magtiwala sa Diyos, ang sarap maglingkod sa Diyos eh. Amen! Kasi kay Kristo, walang talo. Hallelujah. Ilagay mo yan, isulat mo yan. Tapos, kahit na hindi maganda yung, basta nababasa lang, kahit hindi maganda yung sulat mo, isulat mo. Ilagay mo sa nakikita mo sa bahay ninyo. Sabihin mo, kay Kristo, walang talo. Kaya pag nakita ng mga mahal mo sa buhay yan, ating ka na naman, maglilingkod ka na naman, mananalangin ka na naman, mag-aayuno ka na naman, magpe-prayer meeting ka na naman, mag-o-overnight ka na naman, hahayo ka na naman, magbibigay ka na naman ng tithes offerings at first fruits. Ipakita mo sa kanya yon, kay Kristo, walang talo. Amen! Turo mo sa kanya, kay Kristo, walang talo ka mo. All our sacrifices, all our sufferings for Christ, all anything, everything that we are doing for God, surely there merong rewards. We will surely receive rewards from the Lord. Yun yun eh. Kaya kita mo, I've been in the full-time ministry for 33 years, ha? I've been in the full-time ministry for 33 years. Eh, nakita ko ang buti-buti ng Panginoon. Di ba? Naunawaan po natin? Kaya gusto kong naglilista kayo eh. Gusto kong dinidiinan natin ito eh, para naintindihan natin eh. Yan. Anong sabi sa 1 Corinthians 15:58? 1 Corinthians 15:58, it says, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Pag sinabing stand firm, huwag matitinag. Tuloy sa pagdalo, tuloy sa pag-awit, tuloy sa pagtugtog, tuloy sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. Stand firm. Let nothing move you. Cannot be shaken. Be a kingdom of Jesus. Cannot be shaken. Huwag kang matitinag. Let nothing move you. Always give yourselves fully. Pakisabi, fully. Pag sinabing fully, itodo mo. Itodo mo ang pag-awit, itodo mo ang pagtugtog, itodo mo ang pagdalo, itodo mo ang pagbibigay, itodo mo, pakisabi itodo. Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo. Itodo mo na. Ngayon na. Yung mga nasa labas, puntahan nyo yung mga kanadyaan, sabihin mo, itodo mo na. Ngayon na. Hindi ako may sabi niya, na yan, no? Let nothing move you. Always give yourselves fully. Oh. Pag sinabing fully, todo yan eh. Patipato. Fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yun. Is not in vain. Ibig sabihin, hindi mawawalan ng kabuluhan. All our sacrifices, all our obedience for God, all our services for the Lord, all our sufferings for Christ's sake. Di ba? Sabi ng Biblia, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Amen! Kaya isulat mo, kay Kristo walang talo. Yeah, pag nangihina ka, nang lalamig ka, umaatras ka na, sumusuko ka na, makikita mo yan, kay Kristo walang talo. Oh, pag may mga mahal ka sa buhay, na binabas ka, hine-hate ka, pinipersecute ka, pakita mo yan, kay Kristo walang talo. Sa sarili ko, maaring matalo tayo. Sa sayo, maaring matalo tayo. Kanino mang tao, maaring matalo tayo. Pero kay Kristo walang talo. Sabihin mo sa kanila yan. Amen!
Amen. In Christ, there's no defeat. In Christ, there's no in despair. Yan. In Christ, truly, we have eternal life, we have healing, we have miracle, we have success, blessing, and promotion. Make Jesus your Lord, God, and Savior. Make Jesus your best friend. Gawin nating best friend si Jesus. Gawin natin siyang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Glory to God. Yan. So ngayon tingnan natin yung Matthew 20 verse 9 up to verse 16. Matthew 20 verse 9 up to verse 16. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. And when those who came were hired about the 11th hour, they received a denarius. Tinawag na ng Panginoon, tinawag na ng land owner, halika na, kayong mga nagtrabaho ng alas 5. Kayong mga nagtrabaho ng alas 5, yung iba nagtrabaho ng anong oras? Anong oras? Oy, hindi nagbabasa, hindi nagsusulat. Alas 9, alas 12, alas 3 at alas 5. Alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Yan, nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Third hour. Yan. Naunawaan po ba natin? That is 9 a.m. 6 hour. That is 12 noon. 9th hour. That is 3 p.m. And the 11th hour is the 5 p.m. So yung mga nagtrabaho ng alas 5, tinawag na ng Panginoon. Binigyan na ng pabuya. Binigyan na ng sahod. Magkano ang sahod nila? Isang denarius. One denarius. Nakikinig pa ho ba tayo? Verse 10, but when the purse came, they supposed that they would receive more, and they likewise receive each a denarius. Ba, nakita ngayon ng mga nagtrabaho ng alas 9. Alas 9 nagtrabaho. Sabi nila, nagbulungan sila. Yung alas 5, isang oras lang nagtrabaho hanggang alas 6. Tumanggap na isang denarius. E tayo, nagtrabaho tayo simula alas 9. Nako eh, sabi nila, tatanggap tayo ng mas malaki. Pero nagkamali sila. Kasi isang denarius lang din ang tinanggap nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Pati nagtrabaho ng alas 12 at alas 3, isang denarius lang ang tinanggap nila. Beginning from those who work, from 9 a.m., 12 noon, and 3 hour, they only receive one denarius. Yan. They suppose that they will receive more because they work more hours, no? Verse 11, and when they had received it, they complained against the landowner. Nagreklamo sila. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, "This last man have worked only 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and the heat of the day." Nagreklamo sila. Grabe kami, alas 9 hanggang alas 6 nagtrabaho. Ilang hours yon? 9 to 6. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang hours? 9 hours? Oh, we work from 9 in the morning up to 6 in the evening. And yet we receive 1 denarius only. And these people work only from 5 in the afternoon up to 6 in the evening. And they also receive 1 denarius. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang ganda ng aral na ito, pakinggan mo itong maigi. Pakinggan mo itong maigi. Sumagot ang Panginoon sa verse 13. Sabi ng mga ano, grabe yung trabaho namin ah. Nagpagal kami, nagpagod kami, nainitan kami ah. Nabilad kami sa sikat ng araw ah. Sabi nila, "This last man have worked only 1 hour and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day." But he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?" Nakikinig pa ho ba tayo? Did you not agree with me with a denarius?
I did you no wrong. Because did you agree with me with a denarius? Nakikinig pa ho ba tayo? Makinig tayo maigi. Di ba nagkasundo tayo? Sabi ng landowner. Di ba nagkasundo tayo ang sahod mo isang denaryo? Tama? Tao pa ho ba rito? Kaya nga, diniinan ko nga kanina eh. Basahin natin uli. Yung Matthew 21 and 2. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed, pakisabi agreed, nagkasundo naman eh. Hindi naman pinuwersa, hindi naman pinilit, nagkasundo naman eh. Nagkasundo naman eh. Di ba nagkasundo tayo na isang denarius? O ba't ka nagagalit? Nagkasundo tayo isang denarius eh. Lahat kayo, ang sabi ko, isang denarius. Kahit na anong oras pa kayo nagtrabaho, ang pinagkasunduan natin, isang denarius, eh bakit ka nagagalit? Hello? Hello? May tao pa ba rito? Misang ganyan ng maraming tao eh. Naiinggit, nagagalit. Eh bakit siya pares lang nang binigay mo sa akin? Eh yun ang pinagkasunduan natin eh. Ba't ka nagagalit? Di sana nung una pa lang umangal ka na? Eh di ka naman umangal, ayos naman, usapan natin eh. May tao pa ho ba rito? Oh. Hello? Naunawaan ninyo? Maaring meron nga naman silang reason, no? They have valid reason, no? Yung kanilang reklamo, no? May tao pa ho ba rito? Yo, meron silang valid reason talaga. Talaga, no? To refuse the one denarius, no? Kasi nagtrabaho nga naman sila ng mahaba eh. Pero ang pinag-uusapan dito, yung pinagkaisahan, pinagkasunduan. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Nakikinig pa ba? Naunawaan pa ba natin? O sige, basahin natin uli. Yan. Sabi rito. Yan. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. But, ayan, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, "This last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day." But he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. It is not lawful for me to do what I wish with my own things, or is your eye evil because I am good?" Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, sabi ng ganun ng landowner, wag mo nang problemahin, wag mo nang pakialaman. Kung sakali mang pare-parehas ang ibinigay ko sa inyo, may tao pa ba? No? Wag mo nang pag-isipan ng masama yun, wag ka nang mag-negative. May tao pa ba rito? Wag ka nang magalit, wag ka nang mag-inis, wag ka nang magtampo. No? Wag ka nang magselos. Kung sakasakali mang ako ay naging mabait sa lahat, may tao pa ba rito pakisabi sa lahat? No, sabing ganoon, sa lahat, okay lang yan. So verse 16, "So the last will be first and the first last, for many are called but few chosen." So the last will be first and the first last, for many are called but few chosen. May nauunang nahuhuli, may nahuhuling, nauuna, nakikinig ba tayo? At merong tinawag pero hindi napili. May tao pa ba rito? "But few chosen, for many are called, and the last will be first, and the first will be last." Nakikinig pa ho ba tayo? So listen very carefully. Tingnan po natin sa Matthew 8:14 and 15. Matthew 8:14 and 15. "Now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever." Basahin ninyo ha, Matthew 8:14 and 15. Ilistan ninyo ito. "Now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever." Oh, listen very carefully.
yung mga pare, yung mga papa, yung mga Catholic priests and monsignor and cardinal and bishop and papa, hindi nag-aasawa yan. Tama? Ayaw nilang mag-asawa. Tama? May tapa ba rito? Ayaw nila, pati madre, ayaw nilang pag-asawahin. Wala sa Bible yon. I'm very sorry. No? Religions are forbidding, no, their leaders not to marry, to have a spouse. This is not biblical. At kung babasahin mo sa Matthew 8:14 and 15, kinikilala ng Roman Catholic na ang papa nila si Peter. Kinikilala nila na ang papa nila si Peter. Sa Matthew 8:14 and 15, si Peter may asawa, si Peter may biyanan. O, isipin mo. Yan, no? Matthew 8:14 and 15, kaya dapat naglilista ka eh. Hindi ka lang atin na atin, hindi ka lang kinig ng kinig, hindi ka lang nagla-live streaming, naglilista ka. Pastor at pastora, naglilista. Eh, lalo na kung pastor at pastora, lalo na kung leader, naglilista. Tuwing dadalo ka, naglilista ka, huwag mo lang tinitingnan yung gandang lalaki ko. Eh, baka katititig mo sa akin, maubos yan. Oh, di ba? Don't just stare to my handsome face. Get your Bible and join me in reading the Bible. Get your notebook and pen and jot down the revelation. Oh. Now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever. May sakit yung biyanan ni Pedro. Kayo bang nasa labas, naglilista ba kayo? Mabuti ang babait. Kakainin ng kare-karian. Eh, hindi naglilis na, magpapakainin niya na. Hagisan ng jacket. Bigyan ng face mask. Wala tayong jacket, face mask lang. Face shield, pwede rin. Di ba? You know, the Catholic priest and the sisters, the madre, of the Catholic, no, the leadership of the Catholic forbid the priest and the madres not to have a spouse. And this is unbiblical. They considered Peter as their pope. And yet, Peter had a wife and a mother-in-law. Ayun. Nakikinig ba tayo? So, pwede kang mag-asawa kung ikaw ay sasagutin. At pag sinabing, will you marry me? At sinasabing, yes! Pero pag walang sasagot sa'yo at nag-no, patay ka. So, bind the spirit of bastard. Rebuke the spirit of bastard. Nakikinig pa ba tayo? So, verse 15, so he touched her hand and the fever left her. Anong ginawa ni Pedro? Ni Apostle Peter, hinawakan niya yung kamay ng anong ginawa ni Jesus? I mean, hinawakan niya yung kamay ng mother-in-law ni Peter at gumaling. Hinawakan niya, ha? Hinawakan lang. May tao pa ba rito? Yung anointing na transfer. Just a touch and the anointing transferred to the mother-in-law of Peter and the mother-in-law of Peter got healed. Nakikinig pa ho ba tayo? Bigyan ko kayo ng church history. Wala ito sa Bible. Pero sa John 21:15 and the following verses, Jesus predicted the death of Christ. John 21. This, itong sasabihin ko sa inyo ay wala sa Biblia. Pero ito ay nasa history. Nakikinig pa ho ba tayo? Nasa history ito. Itong sasabihin ko sa inyo. Pero ang sasabihin ko sa inyo was predicted by the Lord Jesus Christ in John 21, particularly in verse 18 and 19. John 21 verse 18 hanggang 19. Write it down para natututo kayo ng church history. Panoorin niyo yung turo ko ng last Friday. Yun yung turo ko sa Pasay. Bless na bless sila, end time apostolic revival. Bless na bless sila. Grabe. At babalik po ako ng Manila, meron tayong conference.
At marami akong preaching engagement ngayon sa maraming pastor, maraming church ngayon. Nakikinig pa ho ba tayo? Okay lang, tawagin mo akong pastor kahit brother. Bagamat hindi yun ang ko, hindi naman talaga yun ang calling ko. Huwag mo lang tawagin akong sister. Nakikinig pa ho ba tayo? Verse 15, so he touched her hand and fever left her. So this is church history. Wala ito sa Bible, but this was predicted by Jesus Christ in John 21:18-19. Listen very carefully. Si Pedro ay pinako sa Roma, sa krus. Kinikilalahan ng Roma na si Pedro ang unang papa, pero sa Roma mismo pinako si Kristo. I mean si Pedro. You see? At ang masaklap nito, listen very carefully, church history. Dahil si Pedro ay ipapako ng ganito, sa Roma mismo ha, na kinikilalang siya ang unang papa. Sabi ni Pedro, huwag niyo akong ipako ng ganyan. Kasi si Kristo pinako rin ng ganyan. Nakakahiya, hindi ako karapat-dapat, ipako niya ako ng patiwarek. So pinako siya ng patiwarek. Jesus or Peter was crucified, no? Reverse, no? In Rome, he did not allow his persecutor to crucify him, no? Like what the persecutor of Jesus Christ did to Jesus. Alam niya, nakakahiya. I'm not hindi ako karapat dapat. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng uri ng translation na halos ng Biblia meron ako. At ang dami kong meron akong Hebrew, Greek, lalaki ng mga ang dami kong libro sa totoo lang. Siguro wala lang akong libro at Bible sa CR. Pero lahat meron. Para pag umupo ako, meron akong dadamputin. Alam na mga kapatid diyan. Pag upo ko, meron akong dadamputin na mababasa. Ikaw, pag upo mo, cellphone eh. Naku. Ano ba tong Pinas na to? Laban to sa akin ah. Masagot nga. Etao pa ho ba rito? Oh. Di ba? Kaya maraming born naging Christian, pati mga pastor at pastora, hindi naman well version eh. Hindi naman yan malalim sa Word of God. Hindi naman nagbabasa ng Bible yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Minsan search lang ng search sa Google yan eh. At nang search pa sa Google, mali pa. Yun ang problema. Oh. According to church history, not written in the Bible, but predicted by the Lord Jesus Christ in John 21:18-19, Peter was crucified reverse in Rome. Isipin mo, dun siya napatay. Yung kinikilalang siya ang unang papa, dun siya pinatay. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ba rito? Yan. Ganda nito. Kung makakabili ka ng librong Pax Book of Martyrs, maganda. Ako, hinanap ko yun eh. Pax Book of Martyrs. Tagal kong hinanap yun. At one time, nakakita ako sa mga second hand na libro. Doon ako nakabili. Pati yung librong God's Smuggler. Doon ko sa mga second hand na nabili. Pati yung kay Catherine Kuhlman na libro. Doon ko lang nabili sa mga second hand. Kasi wala na yan eh. Very precious yung mga librong yan. Pero pag binasa mo at hinawakan mo yung anointing, tumatransfer sa'yo. May transference of the Spirit yan. May impartation yan eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, attend ka ng attend. Dalo ka ng dulo sa mga kung sino-sinong mga ngaral. Tapos kung sino-sinong mga ngaral na kung ano-ano pinapangaral, may natatransfer sa'yo. Hindi ayos. Hindi okay. Dapat dumadalo ka sa tamang mga ngaral para may natatransfer sa'yo ng maayos. Tingnan mo yung katabi mo, gumaganda. Gumagwapo. Kasi yung preacher, gwapo eh. Tingnan mo. Oh. Di ba? At sumisexy pa. May abs. Eto. Matthew 8:14-15. Now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever. So he touched her hand and the fever left her. And she arose and served them. At pagkatapos niyang gumaling, siya ay tumayo at pinaglingkuran sila. Pakisabi, pinaglingkuran.
after you got born again, serve the Lord. After you got born again, immediately after you got born again, serve the Lord. Pag ikaw ay matagal nang born again at hindi ka naglilingkod sa Diyos, you will go to hell. If you backslide and if you stop serving the Lord, you will go to hell. I tell you, this is not a kidding. This is not a joke. After you got born again, serve the Lord. Nung ako'y hindi pa born again, rocker ako eh. Nandun ako sa mga grupo ng mga nag-jamming. Jan, darararararan. Oh! Laki sa layaw, Jeffrox. Laki sa layaw, Jeffrox. Andun ako sa mga grupo niyan. Mga ka-jamming. Ang paborito kong subject, recess. At saka uwian. Kasi pag recess, nakakumpul ako sa mga meron nagre-rhythm, may nagbe-bass, may nagli-lead. Iyon, during recession at saka during uwian, nandun ako. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang paborito kong istasyon noon, DCRJ Power 810 Rock. Yung pag pinapakinggan ko yung radyo ng DCRJ Power 810 noon, nasa tenga ko yan. Yes, Maria Capra Band, Juan de la Cruz Band, Mike Hanopol, Joey Smith. Nakikinig pa ho ba tayo? Oo. Oh. Eh, nung naborn again ako, sabi ko sa mga kasama ko, pahingi naman ang lyric ninyo, kababorn again ko lang eh. Gusto kong maglingkod sa Diyos eh. Pahingi naman ang lyric ninyo, inaral ko. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Matapos akong maborn again, gitarista ka agad ako ng church, Bible study muna ako. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my life, I pray. Hallelujah. Ganyan pa ang tugtugan noon. Biglang na born again, yung mga talagang mga bigyan ko ng church history para na intindihan niyo lalo na sa Pilipinas. Biglang na born again ngayon yung mga rockers, yung mga rockers natin sa Pilipinas, Filipino rockers. Biglang na born again. Na bago ang tugtugan, na iba ang tugtugan. Para maintindihan nyo, para malaman nyo edad ko. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Yung gitara, inaangat na. Ito ang araw. Nagbago na yung key, nagbago na yung tugtog, nagbago na yung tugtugan. Nagbago na, umingay na. Ganaganon na yung gitara, pinapaikot na. Pero nung una kami, Ito ang araw na gawa ng Diyos. Palakpak namin nun. This is the, give me oil in my lamp. May action pa kami. Keep me burning. Give. Hindi kami mahihiyain. Eh ngayon mahihiyain eh. Biglang naborn again yung mga rockers. This is the day that the Lord has made, Ooh, we will rejoice and be glad in it. For this is the day that... Biglang nagbago yung tugtugan. Doon ako nahirapan. Eh, hindi naman talaga ako magaling mag-gitara. Meron lang ako. Nakikinig pa ba tayo? Kaya inalis ako ng Panginoon doon kasi hindi talaga ako para roon. Dumaan lang ako roon. Basta ang alam ko, matapos akong maborn again, gusto kong maglingkod sa Diyos. Amen! Kaya lahat ng mga nakikinig at nanodood, mababorn again ka ngayon at pagkatapos maglilingkod ka sa Diyos. At kung matagal ka ng born again, hindi ka naglilingkod sa Diyos, huwag kang magalis sa akin, impyerno ang punta mo. At kung tumigil ka ng paglilingkod sa Diyos, impyerno ang punta mo. Bumalik ka na sa Panginoon. Bago pa bumalik si Kristo. Babasahin ko lahat ng mga bersikulong sa iyo ngayon at hindi ako misabi nito. Ang Diyos ang misabi nito. Pagkatapos gumaling ng biyanan ni Pedro, anong nangyari sa biyanan ni Pedro? Nag-TikTok ba? Hindi. Kasi hindi pa uso TikTok noon. Naglingkod ka agad sa Diyos. And listen very carefully, pakinggan mo ito, lahat na nandito, nakikinig at nanonood, makinig ka sa akin.
Makinig ang maigi sa akin, tuturuan kita. Kapag gusto mong maglingkod sa Diyos, bigla kang paglilingkurin ng Panginoon. Amen! At gagawa ang Diyos ng paraan mismo. Pakinggan mo ito. Gagawa ang Diyos ng paraan mismo. Mismo ang Diyos ang gagawa ng paraan. Haharangan kanya sa paglilingkod. Yes! God Himself will make a way to hinder you in serving Him. Like what Elijah did to Elisha. Elijah hindered Elisha in following him. You know why? The reason? Just to test Elisha, if Elijah will continually serve God. Yun ay testing lamang para makita mo ang sarili mo kung sa kabila ng hadlang, magpapatuloy ka pa rin. Kaya, kung natigilan ka sa pagbibigay, pagdalo, pagpo-fulltime, natitigilan ka sa pagpapaawit at pagtugtog, wala kang dapat na sinisisi. Kaya ka natitigilan kasi nagpatigil ka. Dahil kahit na sino pa ang magpatigil sa'yo at ayaw mong tigtumigil, patuloy kang magbo-volunteer. Here I am, O Lord, my life is all yours. Why don't you read 2 Kings chapter 2? Many times, Elijah hindered Elisha in following him, in getting the second, the double portion of God's anointing. But I tell you, makinig maigi ha, John 3:34, nung panahon ni Elijah, write it down, nung panahon ni Elijah, double portion, sa panahon natin ngayon, only text, only call, only data, kaya hindi na double portion ngayon, unlimited portion of God's anointing. Pakisabi, only. Kaya kung hanggang ngayon, double portion ka pa rin, late ka na. Kasi only text na ngayon, only data na ngayon, only call na ngayon, only net na ngayon. Tapos ikaw, double portion pa rin hanggang ngayon, may gulay. Ela, oh may gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya dito ka dapat nakikinig at nanonood, hindi sa Karindiria Ministry. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano yung Karindiria Ministry? Nakapagturo ako niyan doon sa may isa-isang barangay. Lunes hanggang Sabado, Karindiria, pagdating ng Sunday Church. Karindiria Ministry. Ang cook, ang server, ang cashier, si pastor. Pagdating ng Sunday, siya ang preacher. Karindiria Ministry. And this is true. I'm not kidding. From Monday to Saturday, Karindiria. The pastor is a cashier, is a server, is a going to market and buy food to cook. And after Sunday, the pastor preach. Karindiria Ministry. This is true. Nagturo ako niyan sa isang barangay. Grabe, taob sila, talsikan sila, iyakan sila. Totoo po. This is not a joke. Oh, nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Naunawaan natin? So John 3:34, for the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Without a limit. Lord, may I receive the double portion? Huli ka na. Kopong-kopong pa yan. Only text, only net, only data na ngayon, only call na ngayon. Tapos ikaw, double portion pa rin. Give me the double portion of your Spirit. Huli ka na. Old Testament yan. Nakikinig pa ho ba tayo? John 3:34 na ngayon. Amen po ba? Without limit. That loves beyond all limits. Nakikinig pa ho ba tayo? I know a God. May tao pa ba? Natututo ba kayo? Nagsusulat ka ba? Naglilista ka ba? Tingin-tingin ka lang ng tingin sa gandang lalaki ko. Glory to God. Lalo na kung leader ka, pastora ka. Naglilista ka. Lalo na mga awit, manunugtog ka. Naglilista ka. Dahil ikaw ang unang dapat na natututo. Naunawaan po natin. Immediately, the mother-in-law of Peter served them. Served Jesus and the companions of Jesus. Matthew 4:18-22. And Jesus walking by the Sea of Galilee. Alam mo ba,
listen very carefully, nakatabi pa yun eh. Doon sa Sea of Galilee sa Israel, kumuha ako ng baturon. Kinuwi ko sa Pilipinas. Yes. Ano ko yun? Souvenir ko. Sa mga lugar na pinupuntahan ko, nag-uwi ako eh. Nung ako'y nagpunta ng Jordan, nag-uwi ako ng headset galing Jordan. Kahit mamurahin lang yun. Nung galing kami ako ng Hong Kong, nag-uwi ako ng t-shirt. Tapos pinalabahan ko lang kay Eric, pumunta ako ng Bicol, pagbalik ko, wala na. Tanungin niyo si Eric kung saan napunta. Kinakusot ko lang saglit ha. Rek, pagbalik ko, susuotin ko yan ha. Hinahanap ko. Rek, nasaan na yung t-shirt ko galing Hong Kong? Nagturuan na. Hong Kong pa lang yun, wala pang ginto yun. Tao pa ho ba rito? Sa lahat ng probinsya, sa lahat ng bansa na pinupuntahan ko, nag-uwi ako ng mga souvenir. Kaya doon sa Sea of Galilee, kumuha ako ng baturon. Inuwi ko. Sinakay ko ng eroplano, souvenir ko yon. Amen? Kaya pag may nakita ka rin na nakatabi kong batog, may tatapon. Galing pa ng Sea of Galilee yun. Totoo po yun. Doon sa Sea of Galilee, nagbangka kami ron. Doon sa bangka, nag-praise and worship kami sa loob ng bangka. Bumili kami ron ng mga simpleng mga binigay lang yata yun eh. Mga simpleng kwintas. Pinamigay namin sa mga anak namin, hindi mamahalin yun. Ewan ko, tinabi nila. Pero galing ng Israel yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Oo, ganun yun. May tao pa ba? Oo, ganun yun. Kaya pag may nakasampay dyan, baka magkamali kayo, makuha nyo hindi nyo. Listen very carefully. And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter. Si Simon, si Peter, si Cephas, isa lang yon. Ang kapatid niya, si Andrew, magkapatid sila, parehas apostol. His brother casting a net into the sea, for they were fishermen. Pakasabi, fishermen. Oh, mga ordinaryong tao lang ito. Kaya huwag mong sabihin na hindi ka nag-aral ng Bible school, hindi ka magaling mag-English, hindi ka scholar, hindi ka UP, hindi ka Ateneo, hindi ka UST, hindi ka AFFEU, hindi ka TIP, hindi ka Samson Tech. Baka sabihin mo, hindi ka na-qualified maging apostol. Ang mga apostol na ito ay mga mangingisda lang. They were fishermen, mangingisda. Nakikinig pa ho ba tayo? Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Gagawin na kitang mamamalakayan ng tao. Gagawin ko na kayong mamalakayan ng tao. Verse 20. They immediately, pakisabi immediately, write it down. Pwede mong angguhitan sa Bible mo yan eh. Huwag kang matakot na yung Bible mo, ginuguhitan mo. Kesa naman yung Bible mo, ang linis, hindi mo binabasa. Pag naapo, o kaya bumili ka ng yung fluorescent. O di ba minsan ginagamit ng mga modista yun eh, mga tailoring, guhitan mo. O kaya naman, lapis. Bumili ka ng lapis, guhitan mo. They immediately, nakikinig pa ho ba tayo? They immediately left their nets and followed him. Ano ang kanilang iniwan? Nets. At sumunod ka agad kay Kristo. May tao pa ho ba rito? Verse 21, wala ba na tayong matapos? Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother. Magkapatid yan, si James at saka si John. No? Si Santiago at saka si Juan. Nakikinig ko ba kayo? Hindi ito si Apostle James ng Book of James, ha? Write it down. Yung Book of James, yung aklat ng Santiago, apostol din yon. Pero hindi ito yon. Yung apostol na sumulat ng aklat ng Santiago, anak ni Maria. Kapatid ni Kristo sa laman. Iba itong apostol na to, kaya dapat niyong maintindihan ito. Yung John at saka James, Juan at saka Santiago, magkapatid, anak ni Zebedeo. Pero yung Santiago'ng sumulat ng aklat ng Santiago at sa Acts 15, makikita niyo yung head ng Jerusalem Council. Yung head ng Jerusalem Council, listen very carefully, si James yun, si Santiago yun. Yun ay kapatid ni Kristo sa laman. Iba yun. Ngayon, yung magkapatid na Juan at saka Santiago, James and John, the son of Zebedee,
tinawag ni Jesus Christ. And listen very carefully. Anong sabi rito? And immediately, ano ang iniwan ni Peter at saka ni Andrew? Ano iniwan ni Peter at saka ni Andrew? No, hindi kayo nakikinig. Hindi kayo nagliliste. Anong iniwan? Nets. Nets, hindi bangka, nets. Oh, nets. Yung panghagid. Panghagis. Lambat. Yun. Yan. Immediately left their nets and followed Jesus. Oh, ituloy natin ang pagbasa. Yan. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened... Sana ba yun? Yan. Sana ba ako? Ayan, dito na tayo. Verse 22. And immediately they left the boat and their father. Anong iniwan nila? Bangka at yung tatay nila. Tatay nila, hindi lambat. Yung Tagalog pala ng father ngayon, lambat na. Ngayon ko lang nalaman yun. Grabe ah. Nakatapos ako ng elementary, ngayon ko lang nalaman ang Tagalog ng father, lambat. Oh, listen very carefully. Oh, isulat mo ito. Alam mo bang si Pedro nag-backslide? John 21:1-3, nag-backslide si Pedro. Alam mo kung bakit? Ang ginawa kasi ni Pedro, ang iniwan lang niya ay lambat. Hindi niya iniwan ang bangka. Tinabi niya lang yung bangka at binalikan niya. Kaya ikaw ay hindi makapag-full sa calling mo. You are not fulfilling your highest calling and your destiny in Christ. And that is our mandate. To bring you to your highest calling and perfect destiny in Christ. Kasi meron kang iniipit-ipit dyan, may tinatago-tago dyan, may binabalik-balik ang karyan. Meron kang hindi sinusuko, meron kang excuses, reasonings, and alibis. Ako ngayon nasyak eh. Isipin mo mga hindi naman pastor at pastora, napatay yung kamag-anak nilang pastor, nagulat ako sila'y biglang naging pastor at pastora, ang title ka agad, bishop. Nasyak ako eh. Oh my gulay! Grabe! And this is true. Bishop ka agad. Ayaw ng pastor, ayaw, bishop ka agad. Susunod, bukas, rock na yan. Oh my gulay. Ang daming mali talaga sa katawan ni Kristo Jesus eh. Kaya, huwag niyong iisipin palagi, ang preaching natin palagi, laging mabababaw lang ha. Laging pang unbeliever lang ang preaching natin ha. Lagi lang pang may sakit, pang may problema. Mali! Kasi, mismo sa loob ng church, maraming mali. Maraming hindi tama, ayusin natin. Oo, magugulat ka eh. Biglang-biglang, namatay yung ano nila, biglang-biglang, nang pumalit eh. Biglang, bishop ka agad siya eh. Oh my gulay. Hindi po ako nang chichismis. Totoo po yun. Oh. Saan nakuha natin? Sa John 21:1-3, nag-backslide sila kasi iniwan yung bangka. Binalikan yung bangka. So listen very carefully. Dito na po ako magwawakas, magtatanong na ako, ha? Pwede ba akong magtanong bago akong magwakas? Ano ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos ngayon? Ano ang pinapabitawan sa iyo ng Diyos? Kasi kung hindi ka nakikinig ngayon, hindi ka, luto ka lang ng luto, hiwa ka lang ng hiwa, lakad ka lang ng lakad dyan, CR ka lang ng CR, cellphone ka lang ng cellphone dyan, text ka lang ng text dyan, hindi mo naintindihan yung preaching ko at hindi mo ngayon malaman yung conclusion ko. Ito yung conclusion ko sa iyo ngayon. Ano ang pinapaiwan sa iyo ng Lord ngayon? Ano ang pinapabitawan sa iyo ng Lord ngayon? Ano ang pinapabigay sa iyo ngayon ng Lord? At ang sinasabi sa iyo ng Lord, huwag mo nang balikan yan. Is the Lord calling you to give up your false religion? False belief? Vices and sins? False culture? Ano yung pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Ano yung pinapabigay sa iyo ng Diyos? Ano yung pinapasuko sa iyo ng Diyos? Oh.
Hindi lahat tayo itinatawag into full-time ministry. But those whom God is calling to go full-time, then go full-time. If the Lord is calling you to work, to do business, and to support the church, go. That is your calling. But if the Lord is calling you to go full-time, then go full-time. Sabi nila, bakit ang mga lingkod ng Diyos laging kinakausap ng Diyos? Eh, nakikinig kami sa Diyos eh. Ikaw hindi ka nakikinig. Kada preachingan, hindi ka nakikinig. Lakad ka ng lakad, CR ka ng CR eh. Hindi ka pa nga naglilista eh. Habak mo nga cellphone eh. Pag tinamaan ka ng konti, hindi ka na-attend eh. Sila yun ah, hindi kayo yun. Sila yun. Yung nakikinig, nanonood. Paano ka mababago? Konting kalabit sa'yo, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Agoy, agoy, agoy. Aray, naku, kay sakit naman ng ginawa mo. When the Lord called me to be born again, the Lord asked me to surrender my vices and sins and iniquities. Pati yung mga dabar cards ko, iniwanan ko na yon. Sorry mga dabar cards. I love you, dabar cards. Mahal ko kayo, mga dabar cards. Pero if you don't want to receive Jesus Christ now, ha? You want to receive Jesus Christ later, so we will join again, be united again later, but now. But me, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh, hindi ba? Pang-pastoral na, oh. Nakuha natin? Oh. Then, listen very carefully. After I got born again and surrender my false, my secular music, my sins and vices and iniquities and my double cards to the Lord, then the Lord told me, go full-time. So I surrender my job, my business, my pinag-aralan. I left my job, I left my business, I left my pinag-aralan, and I entered the full-time ministry, and that was 1988 of June. So I've been now in the 33 years of my full-time ministry. Nakikinig pa ho ba tayo? I surrender my dreams. Yeah, if you are surrendering your jobs, your business, or anything, you are also surrendering your dreams. Yeah, dreams. I am surrendering my dreams. I am surrendering my fears and worries and doubts. I am surrendering. Yeah. Sabi ko, Lord, mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako karapat-dapat yan. Makulit yan. Makulit ako. Mawawala ang mga pangarap ko sa buhay. Yes. I ask the Lord. Ganun ako eh. Panginoon, mawawala ang mga pangarap ko sa buhay. Hindi ko kaya yan. Pag mo lala akong tawagin, makulit ako, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi sa akin ng Lord, go full-time. Yeah. I'm working. Nagtatrabaho ako. Nasa business ako. But I have no peace. I have no peace. Wala akong kapayapaan. No peace. Working, do business, do job. No peace. Having money in two banks in the Philippines. Well-known bank in the Philippines. Plenty of jewelry. Yung pitaka ko laging makapal. Nakikinig pa ho ba tayo? Daming laman. Pero pinasurrender sa akin ng Diyos ang lahat. Pinag full-time ako. Tanungin kita, sino ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Ano ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Alin ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Ano ang pinapabigay? Ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Jesus is calling you to serve Him. Immediately now. Tomorrow may be late. 2 Corinthians 6:2. If the Lord is calling you to go full-time, then go full-time. If not, do business, do job, and support the ministry. Give your tithes, offering, and first fruits. Give love, give to the man of God. Oh. Eh, hindi naman lahat nakakahayo, hindi naman lahat nakakamission, di ba? Hindi naman lahat nakakahayo, hindi naman lahat nakakamission eh. Sumama ka sa mga overnight, sumama ka sa prayer meeting. Ibigay mo ikaw po matandog. Sumuporta ka. Eh, hindi naman lahat nakakahayo eh. Yung mga lugar ko bang napupuntahan, napupuntahan. Yung mga bansa ko bang napupuntahan ba ninyo? Hindi. So, sumuporta ka.
Manalangin ka, mag-ayuno ka. Huwag mong hayaang lumaalis ang lingkod ng Diyos na walang dalang sasakyan. Huwag mong hinahayaan lumaalis ang lingkod ng Diyos na walang dalang pera. Puro ka lang pangako sa sasakyan, pinako mo naman. Puro ka lang pangako sa pera. Yung pera mo naman, may tali naman yan. May tao pa ho ba rito? At ito, nung ako ay nag-full-time na, listen very carefully, dinig na dinig ko ang tinig ng Diyos, and this is my mandate. Dinig na dinig ko very, very clear. It is not an audible voice. It is in my inner witness, in my spirit. It is not an audible voice. I heard the voice of God very clear. Nung ako'y nag-full-time, ito sabi sa akin ng Panginoon, tawagin mo silang maglingkod sa akin. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. Hindi lang ang maborn again at maligtas. Hindi lang ang maborn again at gumaling at mapagpala, mabless at mapromote. Tawagin mo silang maborn again at maglingkod sa akin. Walang kabuluhang sila'y ligtas na hindi naglilingkod. Walang kabuluhang sila'y mayaman, malaki, walang sakit, malakas at malusog. Pero hindi naglilingkod, walang kabuluhan. And this is my calling. I heard the voice of God very clear. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. Matthew 25:13-30, hindi ko nababasahin. Write it down, hindi ko nababasahin, nahaba pa tayo eh. Matthew 25:13-30. If you will not give your life to the Lord, if you will not accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, if you will not repent and renounce all your sins, false doctrine, false belief, false religion, false desire, and false dreams, no? If you will not do the will of God, not your wants, if we will not fulfill our highest calling and perfect destiny in Christ, we will go to hell. Basahin mo ang Matthew 25:13 hanggang 30. Basahin ko na lang yung dulo para hindi na tayo magtagal. Mag-ready na ang pastoral, ang praise and worship. Matthew 25. Kaya sa susunod, pati yung mga manunugtog, wag lang kayong magtugtog, pati sa mga pastoral, sumama pa rin kayo. Pati pag-iikot natin sa buong Pilipinas at buong mundo, sumama na rin kayo. Isa lang ang sekreto. At isa lang ang dadalhin ninyo sa pagsama ninyo ang puso nyo para sa Diyos. Yung pagmamahal nyo para sa Diyos. Yung buhay nyo na handang ipaglingkod para sa Diyos. Matthew 25:13-30. Yung 30 na lang ang babasahin ko. Anong sabi ng 30? Yung verse 29. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Iisa na nga lang ang pinapagawa ko sa kanya, hindi pa ginawa. Kunin yung talentong binigay ko sa kanya. Yung giftings and callings niya, ibigay sa may 10 talento. Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For everyone who has will be given more. Kung sino yung marami na, siya pang bibigyan pa. And he will have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. Konti na nga lang ang sa kanya, kukunin pa. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Throw that worthless servant, outside the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ang hindi pagdalo, hindi pagbibigay ng ikapo at handog, hindi pag-prayer meeting, hindi pag-overnight, hindi paggawa sa kalooban ng Diyos, hindi pag-full-time, not doing the perfect will of God, not obeying the will of the Lord. Listen very carefully, matatapos na tayo. Huwag nyo nang pansinin yung ulan. Huwag nyo nang pansinin ang ulan dahil hindi naman din niya kayo pinapansin. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang liwanag po ng Matthew 25:30, 29 to 30, throw that worthless servant
into the place where there be weeping and gnashing of teeth. Darkness, that is hell. After you got born again, give your tithes and offerings. If you want to be blessed abundantly, give your first fruits. And after you got born again, serve the Lord. Immediately. At huwag mo nang hinahayang inuuto-uto ka pa para makapaglingkod ka sa Diyos. At kung sakasakaling may mga hadlang para makapaglingkod ka sa Diyos, huwag ang papahadlang. Dahil Elijah himself hindered Elisha in serving the Lord just to test Elisha. Just to test Elisha. Many times, go back! Leave me! Elijah said, no, as the Lord liveth and as you liveth, I will follow you, I will go wherever you go. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon na lang ako nagsusuot ng ganito ah. Nung unang panahon, wala akong pambili ng gel, walang pampagupit, walang makain, walang maisuot, walang masakyan. Nung ako'y nag-full time, walang alahas, walang pitaka kasi walang pera. Naranasan kong lahat yan. Naunawaan ninyo? Brethren, the Lord is calling you to serve the Lord. Bow down our heads and close our eyes, please. Bow down our heads and close our eyes. Setting our hearts on the prize, always looking our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win. Hindi pinag-uusapan kung sikat ka o hindi, kilala ka o hindi. Hindi pinag-uusapan kung kailan ka maglilingkod o kung kailan ka tinawag ng Panginoon. Ang pinag-uusapan, handa kang tumugon sa Diyos. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize. Alam mo, ang sabi sa akin ng Diyos, naalala ko yun eh. 279 15th Avenue. Sabi sa akin ng Panginoon, gagamitin kita sa huling panahon. At ito na yung huling panahon ko. The fullness of my apostolic calling. The fullness of my apostolic ministry. This is now my 11th hour. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always looking our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would say to hinder us, and will be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling, for in your promise we will trust. Faithful.
trust, you'll be faithful to finish the works you've begun, and will be faithful to a calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust, you'll be faithful to finish the works you've begun in us. Whatever what lies behind, forgetting what lies behind, setting our hearts on a prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would take to hinder us, and we'll be faithful to our calling. You are able to keep us from falling, for in your promise we will trust, we'll be faithful to finish the works you've begun. Ulitin ko uli ang tanong. Ano ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Ano ang pinapabigay? Ano ang pinapasuko sa iyo ng Diyos? Ipagkatiwala mo sa Diyos ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, mga nangaaway sa iyo, talo lahat yan. Ibigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Ano mang sakit, karamdaman mo, kayang pagalingin ng Diyos lahat yan. Ibigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Ano man ang pinapagawa, pinapasuko, pinapabigay sa iyo ng Diyos, papalitan ng Diyos yan ng sobra-sobra pa. Just trust the Lord. God can forgive you, change you, heal you. God can strengthen you. God can fight for you. Forget the bashers and the haters. Forget the attacks of the enemy, persecutions of the enemy. Forget the hindrances of the enemy. Forget the sicknesses and diseases. God can heal you. God can fight for you. Sa oras na ito, huwag kang haalis sa lugar na ito nang hindi nakapag-decide ng malalim. Huwag mong hayaang matapos ang preaching na ito na hindi ka nakapag-decide ng malalim. Do not allow this service that you will decide deeply from your heart. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. After I got full time, tawagin mo sila. A word that I will never forget. Call them to serve me. Not just to receive eternal life, but serve me. Don't just receiving healing and miracle, but serve me. Don't just experience the goodness of God, but serve me. Don't just receive blessings and promotions from God. Serve me. Keep us from falling, for in your promise. Sige, mag-decide ka ng malalim ngayon sa Panginoon. And do not allow anybody, anyone, even the devil to hinder you. Isuko mo lang ng malalim ang buhay mo sa Panginoon. May buhay na wala hanggan, may kagalingan, may himbala, may pagpapala, may kasaganaan. Hindi na kailangan ng altar call, hindi ka na kailangan patungan ng kamay. Galing ka na agad. Bless ka na agad, promoted ka na agad. Supply na kaagad lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Graduate lahat yan. Honor pa, scholar pa.
Sige po. Bago tayong magwakas, ikaw mismo ang kumausap sa Diyos. Before we close, talk to God personally. Come on. Before we close. Lalo na yung matatagal ng leader na lagi nilang kayong tinetext at sinasabihan at lagi nilang kayong mini-message sa pinapaalalahanan na para kayong mga pako na pag hindi pukpukin na hindi babaon. Kayo na mga leader na may mga title na Reverend, Pastor at Pastora, Bishop, pero walang karanasan, walang anointing, walang mandate sa Panginoon. Mga gustong mangaral, gustong magturo, gustong mag-head, gustong magpa-register sa SEC, gustong magpa-ordain, pero walang karanasan, walang buhay, walang anointing sa Panginoon, hindi tinawag ng Diyos, walang iniutos, walang pinapagawa ang Diyos. Isuko ng lahat sa Panginoon yan. At simula sa oras na ito, ang gagawin mo na lang yung pinapagawa ng Lord. Huwag kang matakot magpa-assistant, huwag kang matakot magpailalim sa mga apostol at kunin ang tawag, ang ministeryo, ang church ng mga apostol. Sayang ang mga buhay ninyo, ang mga talento ninyo, ang mga pera ninyo, ang mga pag-aari ninyo, sasakyan ninyo na ginagamit nyo lang sa walang kabuluhan. Isuko mo na lahat sa Panginoon yan. Isipin mo, may cellphone ka, pinipicturan mo yung mga inuman ninyo, yun ang mga pinupos nyo, yung mga inuman ninyo, yung mga emperador ninyo, mga Alfonso ninyo, mga Bern ninyo, mga Jin ninyo. Hindi mo gamitin yung cellphone mo para ipos mo ang salita ng Diyos. Paalala lang po, walang persahan, walang pilitan. Gamitin mo ang IG, Twitter, and FB account mo para i-share ang word of the Lord. I-like, i-follow, i-share, i-subscribe mo. I-send mo ang video to your loved ones and friends. I-share, i-like, i-follow, i-subscribe mo KOJF Church YouTube channel, KOJF Church YouTube channel, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. At sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala, ang pagpapala, ang kasaganaan, ang promosyon. Gagraduate ang mga mahal mo sa buhay. Ang mga anak mo, scholar pa yan. Isusupply ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan mo. More cars, more contracts, more churches, more pastors, more workers, more leaders, more money will come. Use it for God's glory. Kurarabashiri ribianda rarabahanda. So tanggapin mo na ngayon at pasalamatan mo na ngayon ng Diyos. Tanggapin mo na at pasalamatan mo na ngayon ng Diyos. Thank God for my eternal life. Thank God for the forgiveness of my sins. Thank God for my revival, for my restoration, for my deliverance. Thank God for my healing and my miracle, success, victory, and promotion. Thank God the Lord will use me mightily, effectively in this final hour. Thank God na ang aking mga mahal sa buhay ay talagang pinagpala, pinremote, scholar pa. Sama-sama kami at gagamitin kami ni Lord mightily, effectively in this final hour. Thank God! Hallelujah! Tayong lahat ay tumayo sa huling pagkakataon. And in the end, tayong lahat, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, will be faithful to finish the work you begun. For the very last time, tayong lahat, forgetting what lies behind, oh, setting our hearts on a prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. Oh, we're running the way to win the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would take to hinder us, and we'll be faithful to our calling, to our calling, and you are able to keep us from falling, and in your promise, and in your promise we will stand.
stand. We will stand. We'll be faithful to finish the works you've begun in us. Glory to God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So ibibigay natin ang ating tithes, offering at first fruits sa Panginoon, ang ating mga love gift. At hindi natin alam kung ang mga susunod na mga pangyayari sa ating iglesia, pero pinapalaki, pinapalawak, pinapalakas, pinapalago, pinaparami natin ang ating gawain. At kung kalooban ng Panginoon na dito tayo, hindi lamang tolda, papalagyan na natin ang bubungyan, mag-extend tayo. Amen po ba? Hanapin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang mahalaga ay tapat tayong nagbibigay ng ating mga ikaputhandog. Tawagin ko si Pastora Elma para udyokan pa kayong ibigay ang inyong mga million and billions and trillions to the Lord. Amen! Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, nakapag-desisyon na po ba tayo? Nakapag-desisyon na po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, nakapag-desisyon ka na ba? Yan. Dadako tayo ngayon sa pagbibigay. Isang paraan ng pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ayun. At sa isang Kristiyano, normal na gawain natin to na at nakasanayan natin na magbigay. Amen? Yung ating 10% tithes, ang ating pledge, ating sacrificial giving, at kung ano pa yung mga pinangako natin sa Panginoon, at huwag natin kakalimutan ng ating first fruit. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan ng first fruit. Amen. Ayun, nakasanayan natin ang pagbibigay. Tama po ba? Pero sa kabila nito, parati tayong nakasanayan, madalas na every time na magbibigay tayo, may battle tayong kinakaharap. Tama ba? Kasi yung puso tsaka isip natin naglalaban kung ibibigay ba natin o hindi. Tama ba? Pero sabi nga, di ba, pag para sa Panginoon, wag na natin timbangin, ibigay na natin. Amen? All out na. Ibigay na natin ang todo. Di ba sabi kanina sa turo, itodo mo na. Sabi mo sa katabi mo, itodo mo na. Itodo mo na. Ang pagbibigay. Parang ganito lang yan eh. Gagawin mo ba yung isang bagay na magpapasaya lamang sa'yo? O gagawin mo ang isang bagay na magiging masaya ka at magiging masaya din ang iba? Diba? Ito yung battle between love yourself and love others and love God. Kung mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo yung para sa gawain ng Panginoon. Dahil, saan po ba ginagamit yan? Ginagamit yan para maabot ang maraming kaluluwa, magpatuloy ang gawain ng Panginoon para sa ating mga Kristiyano at sa mga hindi paligtas. Sa ating mga Kristiyano para manatili at matatag tayo, at sa mga hindi paligtas para sila ay maabot. Tama ba? Sabi nga, di ba, walang talo. Napakinggan nyo ba yung turo? Sabi, kay Jesus, wala kang talo. Sana hindi lang sa akin tumanim yun, pati rin sa inyo at sa ating lahat, na walang talo kapag kay Kristo tayo nagtiwala. Amen? Amen. Sabi nga po sa Kawikaan 11:24, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tsak natutulungan. Sabi po sa mga nakaraang turo, ang mundo ay naghihirap, pero ikaw nananagana. Ano daw ang susi? Dahil ikaw ay tapat na naglilingkod at nagbibigay. Kaya kung ano po yung pinangako natin sa Panginoon, ano po yung pangungusap sa atin ng Panginoon, wag po natin na wag ibigay. Kaya po, magbigay tayo para sa Panginoon. Paikot po natin yung basket para po sa ating unang pagbibigay.
Ayon. At syempre, sa ating pangalawang pagbibigay, ang ating love gift from the man of God, to the man of God. Amen? Syempre, sabi sa Biblia, ang lahat daw ng tumatanggap na walang aking lista. Wait lang po. Lahat ba ng ating tinatanggap ay mabubuti lamang? Syempre, bahagian din natin ating tagapagturo. Tama ba? Galatians 6:6, bahagian natin ang ating pagpapala ang ating tagapagturo. Kaya kalabitin mo yung katabi mo. Pakikalabit nga po. Ayan, sabihin mo, meron ka na bang inahanda para sa ating tagapagturo? May inanda ka na ba? Ayan, sige po, magbigay po tayo para po sa ating mga tagapagturo. Ayon, sabi sa unang Korinto 9:11, kung kami ay naghahasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Yan, sila ay naghahasik ng bagay na espiritual sa atin. Tama ba? Lalo tayong tumatatag, lumalalim sa ating spiritual na pamumuhay. Dapat naman na bigyan din natin sila ng anumang meron tayo. Tama ba? Amen. Kaya sige po, tayo po ay magbigay ng para po sa mga lingkod ng Panginoon. Sige po, habang tayo ay nagbibigay, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, marami pong salamat, O God, sa isang pribilehiyo, Panginoon, na makapagbigay at patuloy, Panginoon, na pinapasalamatan ka namin at pinapapurihan, O God. Tanging ikaw lamang ang aming mataas, Panginoon, at madakila ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Panginoon. At alam po namin, O God, lahat ng aming mga binigay, Panginoon, ay magagamit lamang po, Panginoon, sa iyong mga gawain, O God, upang maabot ang maraming tao, Panginoon, na hindi pa naabot ng iyong salita at magpatuloy, O God, ang ministeryong ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, alam namin, O God, na kayo ang magpapala sa amin mga trabaho, pag-aaral, mga negosyo, Panginoon, at anuman ng aming source of income, Panginoon, kayo po ang magpapala. Lord, sabi po kanina sa turo, this is not the time of double portion, Panginoon. This is the time of unlimited portion, Panginoon. Kaya po, inaangkin namin po, O God, ang lahat ng ito, Panginoon, sa aming buhay, O God, na unlimited portion, Panginoon, ang sumaamin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At patuloy, Panginoon, sa inyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at manalangin. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na muli, O Diyos, patuloy mo kaming idinako sa lugar na ito upang sumambat, magpurit, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan sa pang-araw-araw naming buhay. At salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, na dumalo at nakinig ng iyong salita, hindi lamang nakinig, kundi aming isakabuhay ang bawat salita mo, Panginoon. At maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon, sa araw na ito. At patuloy mo pagpalain ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At patuloy, Lord, na ang lahat, Panginoon, ay
paggalobo sa kanya, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang kanyang buhay, O God. At patuloy, Lord, na saan man siya idako ng kanyang mga paa, Panginoon, ay patuloy mong samahan, Panginoon, na yung banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito, O God. At kami uuwi ng matagumpay, Panginoon, dahil ikaw po, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Salamat, Lord, sa bawat isa, Panginoon, at sa bawat isa na uuwi, Panginoon, ay patuloy mong ingatan at hawiin mo ang aming mga daraanan upang kami, Panginoon, ay makauwi ng ligtas sa aming pansamantalang tahanan. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po ang lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng iyong Panginoong Jesus. Amen and amen.